So what's up guys, Master Drex na naman. So sa video na to is mag-check and mag-testing tayo ng GX Force Detector. So ito yung sound equipment na ginagamit sa pag-check ng polarity natin. So ayan yung speakers natin, ayan yung sample natin. So ito yung gagamitin na equipment sa pag-testing ng polarity. So i-discuss muna kung ano ang gamit ng bawat isa dito, kasi dalawang isang pair ito eh. Isa yung sender, tapos isa yung receiver. So umpisa muna tayo sa sender. So yung sender nito is yung ano, may male na XLR. So yung male na XLR na to is ito yung nagbibigay ng popping sound, yung nagbibigay ng signal na papunta sa mixer, papunta sa ano, may equipment natin. So ito talaga yung nagbibigay ng signal, ito yung pagbagay yung source ng audio natin. So ayan yung indicator na na-on na, tapos isaksak natin sa mixer to. So yung isa naman, ito yung receiver. So yung receiver nito is dalawa. So yung isa is female na XLR, and then yung microphone. So ano yung purpose ng female na to? So yung female na to is yung para sa output ng bawat processor. So ito, dito natin siya isaksak. So dito sa output, so malalaman din natin kung tama ba yung polarity na output nito. So demo natin mamaya yan. So yung microphone nito, yung microphone is para sa speakers natin, yung para sa speakers natin. So diyan natin itutok. So pag ito yung indicator niya na pag tama yung ano, yung polarity natin. So dalawang kulay ito. So ayan, dalawang kulay yan. Ayaw ko mapalabas yung, ayun, lumabas yung green. So yung pula, ibig sabihin ng pula is yung baliktad. So yung ibig sabihin ng baliktad na yun is yung ano, yung positive naging negative. So malalaman natin mamaya yan sa speakers natin or dito sa ano, sa processors natin. So pag green naman, it means yung positive, yung polarity ng speakers natin is positive to positive o at negative to negative. So tama yung polarity natin. So ito, magte-testing tayo dito mamaya. So te-testing na tayo. So ito yung sender ng ano, yung nagbibigay ng signal pulse is dito sa ano, sa mixer. So kahit saan naman dito isaksak, basta nagiging input signal lang mixer natin. So dito lang isaksak. So on natin, tapos maglalagay tayo ng volume natin, is set natin sa 0. So minimum yan. So yan o. Kung maririnig ninyo is parang may popping sound. So punta tayo sa speakers natin. So on ko lang to. Yan. Yan, tama yung polarity. Sa kabila. Yan, tama din. Dito. Ayun, tama rin pala. Ayan. So ibig sabihin ito, yung polarity ng bawat speaker natin is tama. Pag bumaliktad ito, kasi yung posibilidad na pag bumaliktad yung polarity ito is nagka-cancel yung tunog, parang nagmi-meet siya or hindi tama yung pacing. So check natin sa Twitter. So mid pala yung nag-testing natin. So ganda ko. So balance na kasi ako. So yan, yan yung sa Twitter. Ayan, pula. Dapat green yan eh. Ayan. So kung pag tama naman lahat, ayan, may green minsan no. Ito, green to. Ayan o, green. Sa taas pula. So bike tayo ulit sa ano natin, sa unit natin. So ayan na ba, nabaliktad ko na yung polarity natin. So ayan o, yung negative
ginawa kong positive. So check natin mamaya dito kung dito ba nag kokos ng ano, ng bakit baliktad yung polarity nito. So ayan, chineck ko na ulit kung tama ba o mali yung gawa ko. So balik tayo ulit sa speakers ko. So pinahirapan pa ko ng speakers na to. Nag green now. Ito. Baba. Ayan. So good na. So sa mid natin is naging pula na din. Tapos pula na din yung filters natin. So try natin pagsabayin. So tatanggalin kong balance. Sentro ko na lang. Check natin ulit kung tama ba polarity. Tweeters natin. Ayan, green. 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 Yung mid. Ayan, green na din. Ayan. So, goods na yung speakers natin. So, i-demo ko na lang yung ito, yung XLR nito. Kung ano bang purpose ito. So, i-pause ko lang ha. So, nakabit ko yung GX pulse detector natin sa output. So, maglalagay lang tayo ng ano. So, sa output plato ng equalizer natin na. So, di ako gumamit ng crossover kasi may built-in crossover naman to. So, magla-volume na tayo. Ayan, may output ang signal. Check natin kung tama ba. So, baliktad. So, may posibilidad na dito yung baliktad sa connectors ko o sa mismo mixer natin. So, sa best choice na may GX pulse detector kayo, lalo na kung professional audio na kayo. So, shout out pala kina si Capitech. Siya yung nagpa-order pala ito ng GX pulse detector nito. So, shout out sa iyo, boss. At salamat din sa pagtiwala na magpabili ng pulse detector nito. So, sa gusto may bumili ng pulse detector nito is bagong-bago na ito ha. So, meron na ito sa Shopee. So, di ko lang alam kung magkano yung price nito kasi pinadala sa akin to. Ayan o. Ito yung kapares niya. So, ayan o. Pair na sila. Ito yung pinagkamala ni OX na vape. So, OX o. Baka gusto mong bumili. So, PM na sa akin. So, see you in the next video na lang.